keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and we're still in the dark. But as long as you're around, everything will be. Play basketball, you want to play basketball? Okay, play basketball. Hindi na kinaya ng carousel. Ang haba kasi ng pila sa immigration, kaya siguro ginanya na nila or else mapupuno yung belt. Just yeah. Working. Money. LTE lang yan, gagi. I-connect yung mga kapitbahay. So sige, sasama ka next month, anak ko. Kung babalik tayo. Babalik tayo, anak ko. Ayan na, nagalit. Ito lagi namin ginagawa. Isang SIM card at isang Wi-Fi. Naiinis si Alexi, pagising niya. Wala na kami. Tapos, 20 minutes na lang, mga ganyan, nandito na yung next bus. Ngayon, mga stops. Maging biglang Japanese stop. So, doon nila ilalagay sa gilid yung mga gamit. Although, safe naman yan. Tapos, saka kasasakay. So, yun yung itsura ng ticket. It's sure by there. May mga kulay blue na kiosk. Machine na lang actually. And credit card ginamit namin. Ito agad, after elevator. So, palit lang kami. Ang cute, ang liit. Good afternoon, guys. Afternoon na kami dumating, but we had an early flight pala. Nandito pala tayo, J-Louis, December 15. As in, like, 1 year ago, exactong-exacto. Wala lang kaming view. Ay! Hindi pala, ano pala to? Tapat pala tayo ng mismong Yandere Department Store. Gutom na kami. Kaya na muna siguro kami. Imagine ko na lahat ng kakainin ko. Ang talibitan yung room, but we'll make do. Masikip lang naman if mag-open na yung maleta, but nasa pagpapatas lang yan. Okay. Importante sa Korea ay yung ganitong plug. Di ko alam kung anong tawag dyan. Yung nakalubog pa siya mismo. Ayan o, hindi pa pwede yung ordinary na dalawang bilog lang. Talagang nakalubog siya mismo. So, it has to be like this one. And then, saka ako ipa-plug, lagi ako nagdadala ng extension. Walang palya yan. So, this one, meron siyang iba-ibang klaseng USB, tapos isang plug. Naka-ready na yan dyan. And pagdating namin, as usual, yung internet, which we rented yung pocket wifi na isa, tapos yung isa sa amin ay nag-SIM card. Yung SIM card ko rin kinuha, ang galing, kasi yung mismo pinagtanggalan nung SIM, pwede rin siyang gamitin as T-money. Pwede mo siyang loadan to use for purchase dito sa mga restaurant, shops, transpo. Luloadan mo lang siya, parang prepaid card. Lagay lang ko na gamit dito sa bag. And sakto din yung dating namin kasi mga 30 minutes lang yung unang alis na ng airport limousine bus. Ang kagandahan pa dito sa pinagsistayan namin sa Hotel Peito, katapat lang namin yung pinaka-terminal. So pag uwi namin, madali lang. Pati hindi na kami maghihila sa train station. I tried this around 2018 ata o 2019 nung pumunta ako. And super duper convenient. So, ngayon ko lang ulit na ulit. Kasi nga, pagkadalasan kasama si Alexei, nagva-van na lang kami. Dahil sa dami ng gamit, gusto ko yung talagang walang kahasel-hasel. But ngayon, since mga bagets pa naman ang kasama natin, so pwede tayo mag-bus. Ang mura, 700 pesos lang papunta dito. Samantalang pag nagta-taxi kami, siguro mga 4,000, 5,000 pesos pagka yung regular na maliit na taxi. And if magre-rent ka ng van, mga 7,000 pesos. At least meron kayong idea how much it is to go sa city. But ngayon, kakain muna tayo. Natulog lang kami kanina ni Jelly dun sa aeroplano. Hindi kami kumain sa loob. So sobrang antok na antok dahil napakaaga ng flight, 7 a.m. Maliit lang yung room, pero at least merong ref.
my desk where I can work and... Nakalimutan ko na kasi dahil ang tagal ko na mag-stay dito. Ayan yung binuklat ko kanina. And on this side, let's see kung ano ang laman. Ano yan? Wala lang. Siguro desk. Ah, okay. May salamin for you to do your makeup. Tapos yung regular mga tissue, phone, more plugs right there. At least, diba? Meron akong area to edit vlogs. Yung jello ay nakaupo na dyan. Just brought with me 2 belt bags. 1 gray and then 1 black. Kasi sa totoo lang, ganang pumorma dahil tatakpan mo lang ng coat yan. Ito yung CR if nakalimutan na natin from yung dati kong hotel pay to vlog. Maghahanap tayo ng samgyup kasi na-miss na ni Jello yung samgyup dito sa Korea. Kaya nga eh. Okay lang. Kinaina namin to dati, guys. Parang tayo lang tao dito, Jello. Kakaiba talaga every restaurant yung mga ano nila. Mga side dishes. Pero yun nga. Dito kami kumain last time. Only yung mga side dishes. Oo. Tapos na kaming kumain. Ngayon, first time ko itong makikita ng gabi. Ay, ayan. Oops. May Christmas tree na. Ayan. Si Jelly, nagmamadali. Sakay tayo sa very famous elevator. Yung mga kasama namin sa likod, si Narabi. Ah, parang may fan meet. Ay, hindi pa ako nakakapunta dun sa DMZ. Ngayon ako nakakita ng ganitong kalaking strawberry. Boog! Ay, laki! Ang laki! Ay, di ba ligyan nyo na hindi mag... Eh, di, ang binibili lang natin yung ordinary lang na ano, ganun. Matamis niya. Oh, di ba? Bili tayo matamis. Bumili siya ng strawberry. Ang init. Pero street food talaga to. Kaso yan, dito kami sa baba bumili. Lumabas na kami ng Hyundai department store. Ang ganda naman dito. Ito yung kinapihan namin ni Narage, yung Camel. Ewan ko lang kung meron pa ngayon. So, nakapalik na kami sa hotel, naghilamos na ako, and nagdala ko ng skincare dito na parang pang winter ko na, which is yung aking retinol, the advanced retinol cream that I use from Arcadia Beauty, and nagdala ko ng isa pang moisturizer, which I cannot show for now. Bali guys, ang ginawa ko is toner, serum, retinol cream, tapos nagdagdag ako ng moisturizer on top. Dahil napapansin ko, kakadating ko pa lang, nagbabalat na yung gilid ng nose ko, and yung usual na nagbabalat sa akin is dito sa may under eye area, gilid ng nose, laugh lines, gilid ng bibig, yung mga madalas na ma-fold. And especially if it's winter, of course, you need more hydration. And hindi ibig sabihin na winter, hindi ako makakagamit ng retinol cream because this one talaga, lagi kong ginagamit. Ayan na siya, oh. Ito na yung nagamit ko from the launch pa ito. Medyo madami pa ako maglagay. So, matipid siya and very sulit talaga for the price. Sobrang laki ng niluwag ng aking makeup bag because most of the items that I use are from Arcadia Beauty. And yung goal talaga namin, especially with our brand, is yung packaging na mapaliit sana namin. Dahil ang dilema ko, hindi ka makapagdala masyado ng pamimilian mo ng makeup since ang bulky ng packaging. So, goal namin is mapaliit ang packaging, but you know, the performance is still the same. Bago ako matulog, inom na ako ng vitamins, ng Bloom, and then mag-strawberry lang ako. But that's it. Wala masyadong ganap ngayon since wala pa naman gaanong tulog. Parang 1.5 hour pa lang ang tulog ko from last night. But mostly, this will be food trip, tapos konting pasyal, and then magsisingit din kami ng isang big meeting for one of these days. Basically, that's it mga CZ. Super duper chill. Kaso nga lang, medyo nakukonsensya ako kasi kahit alam ko naman na saglit lang kami. Si Alexi ngayon, pag nakakausap mo na siya sa cellphone, talagang sinasabi niya na sama ako, A1, mommy, daddy.
parang meron siyang kurot sa puso. Pero also din, sinasabi ko, hindi rin naman masama that you take some time off as mommy and daddy. Yung kayong dalawa lang, kahit may kasama kayong friends, meron kayong sariling time kasi nagsa-strengthen din yun ang inyong relationship. Lalo na alam mo naman na yung mapapag-iwanan nyo naman, nandun si inay, nandun si Menchi, nandun din yung mga ates niya. Yun yung kagandahan na I find pagka living in an extended family na house. Let's see, wala kami itinerary again kung saan kami mapadpad. Tingnan natin. Alexei, bukas, pag pumunta ka sa Christmas party ni Kuya Marcus, pag nakita mo si Kuya Marcus na nasa stage, kumakantas-dance si Kuya, ano, kumakain ng strawberry si Daddy, tingnan mo. Ayan o, kain ng strawberry si Daddy. Dadalan kita, anak, ng big, big strawberry, okay? Tapos bibilan din kita ng donut na madami, okay? Ah, oy, subo mo daw siya. Daddy, subuan mo daw si Alexei. Nyum, 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 nyum. Pangit daw yung lasa. Sige na ha, matutulog na sina mommy and daddy. And babalik din kami agad, okay? Good night, anak ko. Daddy, good night. Good night, baby. Baby, Oh, sige, okay, sa susunod, okay. Babalik tayo dito kasama si Alexei, okay? Bye, baby! Bye, baby! Good night! Sabi ko pagising ko, ano yung lumilipad sa labas? Parang ang daming lamok. Di pala lamok, snow pala. So, we woke up to snow. Talog pa yung kasama ko. Pero kagabi, init na init kami. Hindi namin naalala agad na ibukas yung bintana. Dito kasi sa Korea, at this time, ang meron lang is heater. So, naka-on lang yan. It's either on or off. Tapos, kung naiinitan ka pa, the only way is to open yung window. Sapat na kahit iangat mo lang yung window mo ng ganyang kaangat. And mas masarap pa nga yung pakiramdam kaysa sa aircon. Bihis lang ulit ako nung kagabi kasi nagmamakdo kami. Ang ganda dahil sa baba namin may McDonald's. Paano palakas ng palakas yung snow? Usually, naliligo ako sa gabi dito. Pero pag napagod ako kahapon, hindi ko kinaya. Ayan. Si Boss Rabi pala tong nagpicture. Rabi, makikita kayo sa vlog ko ha. Ay, saya niya. Ito yung natatanaw ko sa labas ng Airbnb ko. Picture sila talaga. Medyo may konting-konti na, ano pa lang ko, parang ambon. Pero ang swerte namin ni Jeloy, kasi pagdating kami, it's either saktong nagsusnow, or di kaya naman, second day, magsusnow na. Ito yung hotel, and ayun yung McDo, oh, dun sana kami sa taas, para kita natin yung snow. Ayan na, medyo may konting snow na. Maulan kahapon eh, but di naman malakas, like ambon-ambon lang. Order kami, sa English chat. Ayan na, lumabas na yung order ko. Ayun na akin, waiting lang kami sa order nila. Focus kasi sila sa diet dito. Nakita niyo yung menu, may nutrition and kineme. So pwede mo makita yung calories. Nakasulat agad. Ano ba kayong halimbawa lalabas tas kakain dun sa mga authentic na kainan yung mga ganyan? Kahit ano na mapagkain. Kasi kami ni Jelly, hindi ko na mahilig sa mahal na food. I mean, bibili din, pero hindi siya like yung iba talaga. Hindi, may mga kahapon ba, kinukonsider niyo yun as legit yung kailangan natin sa akin? Oo, kasi gilid-gilid yun. Tsaka yun yung parang hindi siya nakakausap na English na maayos. Ano pa yun? Happy yun kahapon. Kalagkarin lang kami. Wala kaming goal. Gets ko siya yung sabi mo, may mga tao talaga na sumakain tayo. Doesn't matter kung hindi siya nakasamahal. Nila ko na si Jelly ng breakfast na kami lang tatlo kumain. So si Jelly guys, ayan, naliligo na. Ako ay gagawin ko yung aking makeup. And usually, sa gabi talaga ako naliligo dito. Para sa umaga, hindi ko na kailangan mag-blow dry bago lumabas ng bahay. Ng hotel pala, sorry. Kasi ayoko nag-blow dry ng buhok. Nakakatamad kayong mag-ayos lagi ng buhok. So sobrang nipis lang na face. Yung mga kasama ko pala, mga kinakapatid ko yon. So ang una kong naging kaibigan sa kanila talaga is yung kapatid nitong kambal na babae. Si Adriel. Tapos pinakilala niya sa akin yung kakambal niya, si Adrian. And then, nung kinasal kami, Ninong and Ninang pa namin yung parents nila. But ito namang mga kaibigan ko na to. Yung isang kambal may mga anak na. Ninong Ninang namin each other. And itong isang kambal wala pang anak. But these are my friends. How would I say it? Good for your soul. Ayan, saktong-sakto. Nasa Seoul, Korea pa tayo ngayon. Pero in all honesty, adulting is life din tong mga to. Katulad namin ni Jeloy. Work, work, work sa Pilipinas. But when you see each other, kahit medyo matagal kayong hindi nagkikita, alam niyo yung kaibigan nyo na magaan yung loob nyo. Hindi mo kailangan laging mag-update kasi they are low maintenance friends. And
sobrang chill lang nakasama. Actually nga, wala kaming itinerary as usual. Kasi yun nga, chill silang kasama. And kung saan kami dali ng mga paa namin, doon kami pupunta. Medyo nahihiya lang ako ipakita sa inyo. Dahil baka hindi naman kasi sila sanay sa nagbablog ako. Usually pag magkakasama kami, hindi ako nagbablog. I am very respectful with my camera. Hindi ako basta-basta nagtututok ng camera ko just for clips or just for views. Gusto ko na may consensus din nung tinatapatan ko na ang camera. Not unless natamaan ka lang ng camera sa, halimbawa, sa paligid. But yung suot ko sa loob, this is heat tech. Tapos naka-sports bra ako sa loob. Sa pambaba, may heat tech din ako. Actually ha, itong weather na to, hindi pa siya super duper lamig. Parang for me, carry pa ito. Pero para mas makatagal ka sa labas, sa outdoors, nagsusuot ako ng heat tech. But the thing with heat tech is, habang tumatagal ka naka-heat tech, mapapansin nyo yan, nangangati kayo. Ganun din ba kayo? Pero ang hindi ko alam, bilang tama din naman talaga ako mag-moisturize ng balat ko, ay kailangan mong mag-moisturize. Kasi yung heat na naiipon niya sa loob, plus yung friction, kasi sobrang dikit niyan sa balat mo, may cause you para mamantal. Ako lang naman yun ha. Tapos dry conditions pa ngayon. Kasi nga, winter, so do not forget to moisturize under your heat tech. Tip ko lang naman yun. Actually guys, second day pa lang namin, and feeling ko, medyo namamantal-mantal na yung ganito ko. Medyo makati na siya. Kasi nga, malamig, hindi naman sanay yung balat natin dito. So it is best to always bring lotion and moisturize during the whole trip. Natutunan ko na yun kasi nga, ang pangit sa pakiramdam na namamasyal ka tapos may makati sa'yo. Maganda lang sa base ko is kahit dry yung mukha ko, hindi siya pangit tingnan. Yun yung maganda kay Arcadia Tune-Up Sun Serum Cushion, mapamalamig, mapamainit, carry naman niya. After this one guys, magpa-puffer lang ako sa ibabaw na medyo mahaba. Ngayon kung hindi ka naman magtatagal sa labas, hindi kayo maglalakad ng husto, kahit hindi ka na mag-heat tech, like regular hoodie lang na ganyan and joggers tapos yung puffer jacket, okay na. Pero dahil maglalakad kami sa labas, it's just proper that you are comfortable with your heat tech. Meron lang ako sigurong good for tag 1 week na heat tech and then that's it. That will be my heat tech for I do not know how long kasi sobrang tibay naman niya. Sa Uniqlo ko lang sila binibili. Yan yung mga tips ko within years of coming back and forth in different seasons dito sa Korea. Na noon ay hindi ko alam since nga di naman ako sanay sa ganitong weather. Wala man tayong winter sa Pilipinas, di ba? I'll be back later pag tapos yung makeup ko. Kusot yung joggers. Yes, makapal talaga. Ayoko lamigit sa labas. And then, saka ako mag-susuot ng joggers. O, diba? Sobrang komportable. Actually, parang pang January weather pa to eh. Kasi yun yung parang for me, pinakamalamig talaga dito sa Korea, January. Hindi ko maalala kung ipinakita ko sa inyo how I get dressed for yung mga ganitong winter weather. Useful din ito kasi wala akong napapanood na ganito na nag-vlog. Tapos na rin si Jelly, mag-blow dry na lang ako ng buhok. Ang nangyayari kasi pansin ko ha, nagiging sobrang punong-puno ng maleta natin. Kasi nagdadala tayo ng sobrang dami. Tapos yung sobrang dami naman na yun, hindi naman sila yung kailangan mo sa ganitong weather. Ang mentality mo lang is, mas marami kang dala, mas hindi ka malalamigan. Pero ang totoo kasi nun, you don't really need a lot. Like ako ha, yung aking maleta na trunk, kalahati lang yung nagamit ko. So 1 week yun. Hindi na ako nag-vacuum-vacuum pa. Kasi nga, alam ko na yung mga need talaga na eh, hindi ako nag-blow dry sa atin everyday. Actually, pag malamig lang yung panahon, like dito sa Korea. Katulad nito, binu-blow dry ko siya, hindi dahil isa-style ko yung buko ko, kundi dahil, gusto ko lang siyang patuyo eh. Ano ba yan? Pinatuyo ko lang talaga para hindi tayo lamigin sa labas. Okay. Nag-hair mist lang ako bago ko siya i-blow dry para hindi naman ma-dry yung aking buhok. Tsaka mas slightly makinta but not like flat na flat. Ang cute si Alexi ngayon. Nasa school program, Christmas party. Nanonood siya sa kuya niya. Mga kalululemon ko yan. Ito yung 1 liter. Yung kay Rabi. Gaganong ko sana. Ay, nag-video ko pala. Hello. Yes. Yes, hello. Oh. Parang gusto kong bumili ng 2 liter kasi minsan sobrang kita nyo to, sobrang punong-puno. Bagay rin sa'yo yan. 2 liters the siguro best. Pag 2 liters, hindi ko ibe-belt bag. Like ganito na siya. Ayan na siya. Nag-belt bag lang ako. Again, this is yung 1 liter na sobrang puno. Kaya iniisip ko kung bibili ako ng 2 liter kasi may Lululemon pala dito. Mag-bestie. Bestie yan. May nasa nakasaw ang hangin. Wala nang magpipicture, papasok na agad sa loob. So, sa tabi na ang ko-ex mall, si Parna Small, yung batos na dito. Ang sarap dito, lagi kami pumabalik ni Jeloy. Yun yung
order, pwede kayong pumili habang nag-wait. But ngayon, may upuan agad. Sa isang dinadala yung order. Pero ang gusto namin dito, lagi talagang fresh yung ano nila food. Meron pala sa Philippines, guys. Parang Shangri-La Plaza daw, sabi nila. At ang bango, kahit yung kanila pala meron. Ayan, everything is complete. Let's go, guys. Ang sarap pala nung ano, may guacamole na quesadilla. Parang pag kumakain kasi ako, para regular, ano lang. Minsan kasi pag Mexican, masyadong na-season. Ito sakto lang. Lasa mo pa yung freshness ng mga ingredients. Sa may tabi lang ng Batos, Lululemon! Dito namin, may Furina version yung suot-suot ko. Hindi ibang colors. Ito naman is shoulder bag. May nakita kami, ibang version naman. Pahaba naman nung katulad nung suot ko. Ito yung color na suot ko. 1 liter din. Train tayo. Hindi makalabas yun. Hindi na ako makapag-vlog. Grabe, ang lamig. So, makikita nyo guys, ayun yung tower. Dito kami lumabas sa exit number 1 ng Heyuni Station. Lakad na lang. Lamig! Hirap mag-vlog kasi naninigas yung kamay ko. Naalala ko na yung feeling ko. Parang si Baymax na lang. Pero yung mga kasama namin, parang taga-Korea. Parang ano, ibay sa lamig. Yung si J-Lo. Ito ang nilipis na suot niya. No gloves, baby! Samantala nga kapag pagkatapos mag-vlog, tago agad sa pocket. Nakatawid na kami from there. Okay. May underpass dito and leading to the elevator paakyat for that cable car terminal. Dito, matalik na dapat mag-vlog. Maaraw, pero sobrang lamig talaga. Grabe. Tanggal yung hoodie ko. Tanggal na sila. Tago na yan sa hangin. Hangin. Kaya malamig. Pero dun tayo, paakyat dyan. Yun yung terminal. Ayan siya, pababa man. Hindi naman kapagsalita. Pababa na siya. Namsan Army Inclined Elevator. Parang bigla akong nangyayari. Dito kami bumababa pag nagtataksi kami. Last time namin ni Jerry sa Japan, ganito din. It's closed, so maybe you can try other day. So, try kami ng taxi pa akin, but we can't go all the way up, so mag-pumpas. Bababal. So, if ever sarado din, may isa kayong option, 01A na bus. Tayo na lang tayo. Wait, tatayo talaga tayo. Namdan tayo, ulo kayo? Ulo ko sa'yo, ulo ko sa'yo. Din kami bumaba. Oh, ang ganda naman. Sa may bus na pa lang. Then, lalakad na lang siya. Ganda ng view. Guys, doon tayo lagi umaakyat. Doon. Diyan kasi yung cable car. While dito kami umakyat sa kabilang side, ito may pa steep hill dito. At least may option na tayo if walang cable car. Yes, you still can, but nag-taxi kami and then bus. Kami din, dito na lang kami sa baba, but you can go up there. Wala lang kami tubig, grabe. Oh, naho. And then, mamaya tayo magkakape. Bibili lang kami ng mga coins, but hindi tayo makakapaganyan. Yung mga coffee pouch ngayon. Bibili ako ng hot pack. Dami eh. Lalagyan natin sa bulsa. Ngayon, hanap kami ng shelter sa kape. Airdrop muna ng ano? Yes, airdrop ko. Beautiful pictures, guys. Tara pumawak. Grabe, alam niyo, nag-hoodie ka, pero natatanggal talaga siya every time na humahangin. Hindi na kami magkakapit ng lock kasi nakailang week na ako dito ni Jerry. Tsaka kasal na kami, lock na lock na siguro yun. Siguro okay na yung kasal. But you can bring your own. But yung iba ay bumibili dito. Hindi ko lang alam kung every ilang year pa nila natatanggal. Kasi hindi pa ako. Mababa naman mas madali kasi mababa. But ang lamig. Orti pa lang naman yung snow eh. Kakastart pa lang. Kaso dito kasi sa Namsan mataas kaya talagang for the lamig. Up lang natin. Okay.
walking to the next bus stop, pero pwede kayong mag side trip dito sa Namdaemun Market. Ano to, kung ano-ano mga tinda. Ayan, kung nilalamig din kayo, for sure meron ditong earmuff na pwede mo bili, or bonnet, beanie, ganyan. Kahanap sila na earmuff. Importante kasi matakpan yung leeg, yung tenga, yung kamay, and paa. Si Jeloy, ayan siya. You can ride the bus, one stop na lang, Myeongdong na. Dami nga alam naghihintay. Dito na tayo, Myeongdong! Street food. Kaso parang 5:16 pa lang dito, which is 4:16 sa akin. Kaya parang ang dami ko pang energy, 4 PM pa. Dito sila. Bumili na nga sila ng earmuffs kasi sobrang lamig eh. Ayan na! Ta-da! Ikaw na lang susuko. But it's mostly street food, iba-iba. Ayan o, iba-iba. Ito naman ay ito yung strawberry na masarap. May chocolate, and may red bean. Makas yung snow. Naghahanap kami na kakainin namin na food. Diyos ko, kada vlog ko, tago ng kamay sa baba. Ang hirap ilabas, tas mag-vlog ng matagal. Kasi naninigas yung kamay ko. Grabe, lumakas lalo. Bibili lang sana kami. Ayan, kasi malamig ang panahon. Yan, abang ulan tao. Ano na kumuha? So sana mag-vlog habang kumakain, pero hindi, kaya ng kamay ko. Nararamdaman niyo ba yung lamig? Kaya ito inuna ko, good suggestion for winter, mainit sa kamay. But umiyan na uli mag-vlog. Hindi kaya. Pasok mo na kasi sa loob. Alay, gusto namin kumain ng street food. Ang problema, shit. Ay, nakita niyo yung kamay ko, parang... Ewan ko, hindi siguro talaga kami sanay sa lamig ni Jeloy. So, hanap muna ng shelter. Another day, another sunset. Sa Susok na lang yung kulang. Atin, walang nakapump. Parang yung regular lang. Bayad na kami. Parang nag-iba yung ano nila, checkout counter. Grabe, wala akong punta dito na super daming tao. Binili ko lang yung kay X the other day na yung mga gusto ko. Parang umaga lang yarn. Balik na naman tayo sa malamig. Nag-iikot sila sa labas kami dito sa Gongcha. Diyan ako bumili sa may tapat ng ABC Mart. Pero nag-iikot-ikot kasi sila. Parang sulamig pa yung panahon kasi sa malamig na bibig. Yung binili ko, sikip na kasi dito sa kabila eh. Kaya hindi ako makapag-vlog dyan. Same sa kinain kahapon, but this is yung red bean naman nila man sa loob. Iba, vegetables! Ang sarap, mainit. Ayan siya. Nakabusog to ah. Dessert ko na to. Tsaka yung milk tea. Masyado ng malamig. Nagkakaayaan na kami umuwi. Nagtry lang ng konting street food. Tapos yung dinner kanina. Okay na kami. Malamig talaga, masyado magstay sa labas ngayon. Hindi pa to January guys ha. So may ilalamig pa to. Si Alexi nakikipag. Video ko lagi yan. Sama daw siya. Dito na tayo, nakabalik na tayo. Parang pagod na agad kami, pero konti lang napuntahan. Siguro dahil pagod pa from yesterday. Bakit kaya nagmamadali sila? Oh, Spartans, nagmamadali yan. Spartans talaga to. Walang patumpik-tumpik to. Jijibs yung dalawa. Nay, bakit ka tumawag? Ay, anak! Ayan! Ayan tayo. Sa akin naman. Baby! Shotgun ito. Oh, dalo. Ay, magdadagat daw siya, Daddy. Daddy yum! Daddy yum! O, baby yum. O, sige na, sama na. Ano din? Bakit ako tinatanong mo? Eh, ang overprotective ay si Daddy. Magsisimig ikaw, anak? Ano mo? Ayaw ko mag-swimming. Kasama lang ikaw. O, sige, sama lang ikaw, ha? Wala nang swimming, anak, ha? Wala nagawa sa inay, si Jeloy. Shotgun yarn. Okay lang yun. Oh. Alexei, galingan mo, sama lang ha. Please, Alexei. Huwag makulit ha, makikinig ka kay inay tsaka kina ate, okay? Inay, kailan kayo aalis? Bukas, na umaga. Aba, ay talagang planadong-planado na pala.
Sasakay lang sa van. Parang hindi makatawa si Jelloy. Alexei! Sasakay lang naman sa van. Sige po, sige po, inay. Ano, Bibe? Alexei, papakabait ka. Huwag kang papasakit ulo kay inay, ha? Kiko! Uy, kabait okay. Naman. Hey, bye, anak! Bye-bye! Bye-bye, daddy! Bye-bye! Bye-bye! So, nakabihas na ako, guys. Mamaya na ako maghihilamos kasi si Jelloy ay gumagamit ng CR. Pero alam niyo yung nag-lotion ako at lahat-lahat. Feeling ko sobrang dry ng balat ko ngayon. Namumula yung pantal-pantal sa katawan ko. And ganito ako every time papunta ko ng malamig. But I need to transfer files, edit vlogs. But wait lang, magbabasa pala tayo ng featured comments. Christmas vlog special daw. Alexei's interview, please. Alam niyo, naisip ko yun. Kasi nung 1 year old siya, dapat gagawan ko. Kaso parang feeling ko, nakakasagot siya sa mga tanong pero hindi as conversational nung bago siya mag-turn ng 2 years old. Ayun na yun, nakikipag-usap na talaga. Maybe I can ask you ano yung mga gusto nyong itanong kay Alexei tapos yun yung itatry ko na itanong. And let's see if kaya niya sagutin. Another comment, ako lang ba, feel ko talagang part ako ng fam ni Ate Ana. Watching you Ate Ana simula sa first vlog and halos lahat po ng product mo meron na me. Can't wait for my tone up from Philippines to NZ. Thank you so much sis na nadala mo pa dyan sa New Zealand yung ate mga products. But grabe, sobrang tagal na watcher nito. Watching since mahihain na Ate Ana Ira to Mommy Ana Ira. Super love your vlogs po. Nakita nyo talaga how I transition from yung dalaga self papunta sa mommy. And for me, totally different person. And yung mommy na ako ngayon is an improved version of my dalaga self. Talagang mapupush ka na mag-grow, especially if you have a kid. And you grow with your kid, which is nicer. I've been MIA sa mga vlogs mo, Ate Ana. Hehe. Busy na dahil sa work. Na fan since your mukbang era and alalang-alalo ko pa yung nakwento mo about bakit ka may nickname na Baby Tambunting. Haha, nakakatuwa kasi since day one until now, hindi nawawala yung passion mo sa vlogging. Good health po always. Nakaka-relate din ako dito in a sense na because we are all adulting. Of course, meron tayong mga kinabibisihan sa life and kahit ako ha, meron ako mga pinapanood na YouTubers na hindi ko naman iniiwanan talaga. Like tipong binabalik-balikan ko yung vlogs pero hindi ako makapag-promise na lagi ako manonood sa kanila. But even though na ganon, I am still a viewer of them and meron talaga akong mga YouTubers na never kong iniwanan. Especially those na nakaka-relate ako o nakaka-happy sa akin. The sarap, hati tayo. Sarap, sabi ni Alexei. Melt my heart. Napakabait na bata. Thank you po. Alam nyo guys, ang akin na, palalo na pag nanay ka na siguro, hindi mo na i-wish yung gusto ko na sobrang gwapong anak, sobrang talinong anak. I-wish mo na lang na sana maging mabait yung anak mo, marespeto, God-fearing, and we try in as much to bring up Alexei in that way, pero again ha, hindi mo rin kasi masasabi kasi he is a person of his own. We can only try to show good examples, pero kung anong magiging siya, decision niya yun, and sana kahit papaano may matutunan siya sa amin ni Jelloy. That is it mga CZs. Maraming salamat for always watching my vlogmas. Pag nakanood ka na ng vlogmas, comment ka naman sa baba so that I know kung sino yung mga masisipag talaga manood ng vlogmas. Maraming salamat sa panonood and see you on my next videos. Bye-bye! Last year I